Mimi. Nanganak na rin si Vilma at dalawa ang kanyang naging anak. Ilang araw o ilang buwan nga ba tayo naghintay? Me. Magandang araw mga kamangyan. May good news tayo dito sa ating mini farm. Dahil nanganak na rin ang alaga nating kambing na si Vilma. Dalawa ang kanyang naging anak at malulusog rin. Kahit na nung 1 month pa lang ng pagbubuntis ni Vilma ay nakagat ito ng aso. Inisprayan lang natin ng quick heal ang kanyang sugat para ito ay gumaling. Mabuti na lang at hindi naagasan o nalaglag itong kanyang anak o nagkaroon ng masamang epekto. Malulusog pa rin ang kanyang naging anak. Ilang araw o ilang buwan nga ba ako naghintay dito sa panganganak ni Vilma? Bali, itong si Vilma mga kamangyan ay nakastahan ni Bintoy noong November 22. At obvious naman na anak talaga ni Bintoy itong inilabas ni Vilma. Kamukhang kamuka talaga ni Bintoy. Ngayon ay April 21 at itong anak ni Vilma ay inilabas niya sa ika-151 days. Mga kamangyan, sa hindi nakakaalam kung ilang araw o ilang buwan ba talaga bago manganak ng alagang kambing, marami namang nakakaalam na, lalo na yung matagal nang nag-aalaga ng kambing. Pero para ito sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga baguhan na nag-aalaga ng kambing o gustong mag-alaga pa lang ng kambing, ito ay nanganganak simula ng masampahan sila o makastahan sa ika-145 to 155 days. O 5 months po mga kamangyan. Halimbawa lang mga kamangyan na nagpakasta o nasampahan ang inyong alagang kambing noong November 1, bibilang kayo ng 15 days to 21 days at obserbahan nyo kung maglalandi sila ulit o magpapakasta. Kapag hindi na po naglandi at hindi na nagpakasta ang inyong alagang kambing, ay ituloy nyo na ang bilang hanggang 150 days o 5 months dahil sure po at 100% na buntis na ang inyong alagang kambing. Pero kapag nagpasampa o nagpakasta ulit ang inyong alagang kambing ng November 15 to November 21 ay hindi po buntis ang inyong alagang kambing. Kaya panibagong bilang na naman ng araw o buwan ang inyong gagawin. Kaya importante sa ating alagang kambing na pakakastahan na obserbahan natin hanggang 15 days to 21 days. O sabihin na natin na 1 month para masigurado natin na buntis talaga ang ating alagang kambing. At isa pa mga kamangyan, kapag magpapasampa tayo o magpapakasta ng ating alagang kambing, lalo na kung dumalaga ito at first time pa lang niya na makastahan na magbubuntis siya, ay dapat ay nasa 10 months na simula nang siya ay pinanganak ang ating dumalagang kambing. Para masigurado natin na maganda at malusog ang ibibigay niyang anak at mabubuhay ito. 6 months o 7 months ay naglalandi na rin naman ang ating dumalagang kambing. Pero huwag po muna nating pakakastahan. Kawawa naman ang ating alagang kambing dahil bata pa ito. At malaki ang chance na maagasan o matunaw ang kanyang pagbubuntis. Dahil hindi pa talaga fully developed ang kanyang katawan para magbuntis. Mas maganda pa rin at sigurado kapag 10 months pataas bago magbuntis ang ating alagang kambing. Kaya kung 6 months o 7 months ay naglalandi na ang inyong alagang kambing, palilipasin nyo lang ito mga kamangyan. Hintayin nyo na hanggang maging 10 months siya. 9 months ay pwede na rin, pero mas maganda kung 10 months pataas. Yan mga kamangyan, lumabas na ang inunan ng ating alagang kambing. Hanggang 2 kambing lang talaga ang kanyang naianak. Noong huling anak kasi nitong alaga nating kambing na si Vilma ay 3 ang kanyang naging anak. Namatay lang ang isa dahil hindi natin naasikaso. Nag-aagawan sila sa didi ng kanyang nanay. 2 lang kasi ang didi ng kanyang nanay. Pero okay na rin na 2 lang ang kanyang naging anak ngayon para mas maalagaan niya. Huwag lang isa dahil sayang ang panahon. Sa ibang nag-aalaga ng kambing, kapag ilang bisis na laging isa lang ang anak ng kanilang alagang kambing, ay dinidispose na nila ito. Pinapalitan nila ng ibang inahin o ibang lahi.
Simula naman sa araw na panganganak ng ating alagang kambing ay magbibilang na naman kayo ng 2 months to 3 months para sa paglalandi at pagpapakasta ng inyong alagang inahin na kambing. Diyan kasi kadalasan na nagpapakasta o naglalandi ang ating mga inahing kambing. Kapag umabot na ng 2 months to 3 months, simula nang sila ay manganak. Pero meron namang nangyayari na 1 month pa lang simula nang manganak ang kanilang alagang kambing ay naglandi na ito at nagpakasta. Pero bihira lang nangyayari ang ganun sa isang inahing kambing. Maswerte kayo kung ganun ang inyong alagang kambing. Maganda ang lahi at magandang inahin ang inyong alagang kambing. Mas mapapabilis ang pagpaparami nila. Lumabas na rin naman ang inunan ng ating alagang kambing. Kaya pwede na natin siyang ilipat sa kanyang kulungan. Mauwi na tayo. Yan mga kamangyan, nailipat na natin sa ating kulungan ng ating alagang kambing. Delikado kasi sa aso, bayawak at ahas itong batang kambing. Baka maamoy ang dugo at kagatin sila. Yan kasi ang pinakakalaban ng ating mga alagang kambing. Kaya kailangan nating mabantayan talaga kapag ito ay mga nganak. Kaya dinala na natin sila dito sa ating kulungan. Bibigyan na lang natin ng pagkain itong ating mga kambing. Yan mga kamangyan, ginabi na tayo sa paglagay ng pagkain dito sa ating mga alagang kambing. Inasikaso pa kasi natin ang ating mga alagang baboy. Kinakain muna natin bago tayo kumuha ng pagkain para dito sa ating mga alagang kambing. Pero mayroon namang ilaw malapit dito sa kulungan ng ating mga kambing. Kaya kahit gabi ay kumakain din ang ating mga alagang kambing. Nakikita pa rin nila ang ating binibigay na pagkain. Yan mga kamangyan ang sitwasyon ng ating bagong panganak na kambing kapag gabi. Nilalagyan natin ng ilaw para hindi maipit ng inahin ang kanyang anak, para hindi rin sumabit sa tali ng kanyang inahin at makakadidi ito ng maayos dahil nakikita nila ang kanilang nanay. Paano, hanggang dito na lang muna ang ating video mga kamangyan. Sa mga nagbabalak pa lang mag-alaga ng kambing at sa mga baguhan, sana ay nakatulong ako at nakapagbigay ng idea. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming maraming salamat. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!